joy are the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around. No. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. Kamusta everyone? Ito po ang part 1. Kaya kung hindi pa po nakasubscribe, eh kailangan niyo po mag-subscribe para sa part 2. Inabot na po kasi ako ng 2 linggo para matapos ng kaunti o lahat ang ating exterior. At ngayon, i-upload po natin siya. And what are we waiting for? Let's start the video. Kamusta everyone? Kamusta po tayo ngayon? Dito po sa difficult times sa ating buhay. Ngayon, gagawa po tayo ng City Hall or Capital City para po maayos po ang pamumuno ng ating empire sa buong kalawakan. I mean, dito lang pala sa mundo na to. Kasi lumalaki na po ang ating syudad at magkakaroon na rin ng mga barangay by soon. Kaya, kailangan po natin magtayo ng isang malaking town hall dahil po lumalaki na po ang syudad natin at dumadami na po ang ating mga problema katulad po nitong kakulangan po ng carpet, kakulangan po ng mga puno, kakulangan po ng mga pang-suporta sa paggawa nito at kakulangan po ng mga depensa dahil may nag-spawn na naman dito. Ayun yung isa oh. Oh, ayun oh. Nagawa mo pre ha. Ang una po sa lahat, saan po ba tayo nagsimula? Ang una pong ginawa po natin para magawa natin itong City Hall ay ang pag-drain ng tubig dito sa siyudad ng Naporo at paglalagay po ng sand at pag-drain po ulit ng tubig at paghuhukay po ulit ng sand at makagagawa na po tayo ng awesome structure po dito sa lake natin. Bago po ang pagtatayo, pumunta muna tayo sa ating creative mode at i-measure po ang ating sukat ng building kung kakasya po ba dito sa ating ginawang platform sa tubig para malaman po natin kung i-extend ba natin yung lupa or babawasan natin or something po. At today, nandito tayo sa Malacanang. Hindi, joke lang. Ano lang to? City Hall, guys. First of all, bago po natin magsimula, ay kailangan po muna natin tanggalin yung nasa likod, yung cobblestone po sa likod para magawa po natin ng malawak. So, ayan. Natanggal na po natin ang mga cobblestone dito. Meron po ditong butas at may tubig sa ilalim, syempre. Hindi naman tayo pwede magtayo dito na mayroong tubig sa ilalim. Gagawa na lang ako dito ng pundasyon, malaking pundasyon. After building of those things, it's time to build an outline for our city hall. As you can see, the outline for our city hall is done. Now it's time to find some gravel and sand for our concrete. So we'll travel across to savannah with a slow donkey. After all, we reach to our destination safer. And we get a lot of gravel and sand to choke this biome. And we return, of course, to our base. And we saw this beautiful cut with a black color. And I like it. And I want to get some of that thing. Because I don't have a fish. We don't fishing. So I just, lead them there. It's a brand new day mga pre. Kasi inabot na ako ng mga ilang oras sa pagkalayo-layong lugar na pinupunta natin. Okay, at kung nakikita nyo ngayon dito, wala pa rin po pagbabago kahit bagong araw na po ito. Ang gagawin ko na lang po, bibigyan ko lang po kayo ng ano to? Oh my, man, what is this? Bakit nakikita ko yung ilalim? Ewan ko lang. So bibigyan ko lang po kayo ng snap transition para matapos itong Malacanang. So madami po siyang
problem sa layout, ibig sabihin, i-re-layout ko yan. Hindi naman talaga actual na stop kasi inabot na naman ako ng ilang oras kakahanap ng concrete dahil sobrang layo ng pagkukunan. Lagi tayo naubusan! Meanwhile, gamit ang ating water bucket dito at gagawin natin dito dahil flat ang lugar banda dito. So nalagay ko na po ang concrete dito sa ating flat area at lalagyan ko na lang po ng tubig dito sa gitna at papalahin po natin para po maghalo po siya, no. Yan. Wait lang. So ayan na po, naging concrete na po siya. Ganyan po gumawa ng concrete dito sa Minecraft, guys. At yung tubig ang tagal mawala. So kukunin na po natin yan at dadali na po sa construction site. Actually, ganito dapat ang tunay na pag... Actually, ganito talaga ang gagawin natin. Hindi po ganito. Pasensya na po. Tayo ay nasa Minecraft stable. Hindi po tayo sa world stable. This is Minecraft stable. Uy, ginagawa mo dito, ah. That was stupid. Parang nabawasan ng isang stack. Despawn ata yung iba eh. Tingnan mo. Lalagyan na lang dito ng quartz stair para maging perfect curve siya. Charan! Nope. Alam ko na yung problema ko. Ang problema ulit is hindi ko na nagawa ng maayos masyado. Ididig na lang po natin. Kasi nalaman ko na lalagyan pa natin ng another layer sa ilalim kaya it's fine na lagyan pa natin dito ng concrete instead. So medyo mahirap po dahil wala po tayong concrete, no. Ang bilis na maubos sa flooring, guys. Ito na lang ang aking semento. Pag ginamit ko to, wala na akong semento pang base sa ating ano, no. Grabe, napakahirap naman ang buhay dito. Sobrang nakakapagod po. Pabalik-balik tayo doon. Ang layo. Kailangan ko ng Elytra pero may limitation po tayo sa hardware. Kaya wala rin po kwenta ang ating Elytra kung mabagal yung render chunk. Just playing sad music while building this because I am bored. So long play that. Ayan lang po ang nagawa sa pagkahaba-habang laro. The next day. Bago natin hukayin itong mga concrete, kailangan ko muna ng maghanap ng red para dito sa ating roof. Kailangan kong pumunta sa Nether para makakuha nun. At maghanda tayo ng some protection dahil ang pupuntahan po natin ay dangerous area kung saan muntik na tayong mamatay. Kaya dadal tayo ng maraming totem. Yun lang naman ang ating pangontra sa malupitang kalaban. At ayoko naman isang totem lang. Dalaway na natin para safe na safe po. And there we go. At nandito na tayo sa Nether. Kamusta? Hanap tayo ng red. Red ba to? Hindi yan. Buti na lang, mayroon tayong gold. Oh, kala ko sinusugod nila ako. Thank you for being my way. Yes, yes, thank you very much. Just carefully. Tapos, saan tayo dadaan? Boom.
At ang dilim dito. Saan tayo ulit dadaan? Nakalimutan ko na. Siguro dito tayo dumaan. Sa gilid. May slime. Oh no. Oh no. Not today please. Dito tayo sa gilid. Ah! Ah! Kumakita. Die! Titipid ako ng araw. Ano? Wala na. Oh no. Tiglin. Oh no. Kita ba tayo? Kita nga. Ay hindi. Uy na ano ko. Isa pa. Bakit? Wala na. Slime. Oh no, guys. Aray, grabe kayo. Namuto ko yung gun. This time, tapos meron pang gas. Gas na naman. Oh god. Makita ako, pero hindi siya nag-barrel. Ako naman. Oh, nag-respawn. Bumalik. Ayun, nandito na tayo sa red. Ito lang naman ang kailangan ko. Sana ibigay nyo na lang. Ayun lang naman. Ito lang naman ang kailangan ko. Ano ba yan? Oh no, sakit. Ano ba lapit? Laki mo. Balon ka. Just give me time. Just a bit of time. Another one. Magdadala na lang ako ng puno. Tutubo naman to doon, diba? Kailangan ko lang gawin is magdala rin na. Oh no, hindi na dadala. Paano to tutubo? I don't have idea but you can try. Why not? Sana gumana ka, please work. Please work. Oh, I'll be here. Oh no, hindi siya gumagana. Reach on the destination. Okay, isa lang naman siguro. Ba't ang tagal makuha? Shovel to. What's going on? What? Silk touch to. What happened? Ba't hindi nakukuha to? Tapos pag ito ginamit natin. Rock pala to. Kaya pala matulis. Walang nakukuha. Pumunta tayo dito. Para lang sa wala. Ano yun? Grabe! Akala ko po kasi pwede kong dalhin to sa overworld. At ang layo po ng lugar na to. Pwede kaya natin ano yung bone man. Yun lang. Ah, ang layo po kasi nitong lugar natin. I really hate this world because everything I need is in the far away on my home. What the hell? Yes, we're back again and we're safe and we're alive. At meron tayo nakuwang gantong kadaming mga nether wart block. Napakaganda panggawa po ng, ay pasensya na po, panggawa ng ating roof. At ang pangalawang objective naman is makakuha ulit ng gravel tapos sand panggawa ng red na concrete. Tapos kailangan ko rin po ng ano sa crafting table. As you can see, we can craft mangrove kasi kulay red din yung mangrove. At kailangan din, pwede rin tayo gumamit ng mangrove planks dahil kulay red din yun. Ito hindi siya red palagay ko. At pwede rin tayo gumamit ng
ng wool pang combination sa ating roof. Pero nasusunog po yan kaya ayoko po yan actually. Pero pwede tayong gumamit ng concrete na powder pang texture. So marami ng texture pero ang base texture po talaga ay concrete at yung ito siguro same as ganito kadaming mangrove. Pero sa palagay ko mas madaming mangrove dahil wala tayong supply nito. Kasi nga medyo mahirap pong makuha tong mga blocks na to. Kaya yun lang po yung ating magagawa. Pwede rin tayong maglagay din ng redstone. Pero isa po yan sa pinakamahirap na makuha sa Minecraft. Kaya medyo mahirap po talaga. What a lot of discussion. We don't really need all of those blocks. What the hell you doing myself? Yes, indeed. We don't really require to get those blocks. And we just need a mangrove stairs to make those things really nice and cool, but all of those things we did are just takes so much many times in our gameplay, and everything are getting more worse because of the horse in the back blocking our road, and it takes much longer time to access our industry land to build our building because the industry land require us to make a lot of stairs to make the roof, and you know we just travel in the lake instead rather than walking there because we don't like invading ourselves with a stupid way of life. Yes, they literally invading my land. Look at them. I was just gathering sand and then they just pop up in my back then strike me. What the hell? That's the end of the video. Thank you so much for watching, guys. Thank you. Goodbye.